Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Luto ka ng mga walang prenong aksyon. Huwag na huwag bibitiyo dahil aarangkada na. Masungit na tiyahin. Kumota kay pamangkin. Ang 47 taong gulang niyang tiyahe na si Conchita Barotag, natagpo ang wala ng buhay sa kwarto nito. Hindi pa ako binibigyan ng pagkaano. Umiraman, humingi. Kahit lima lang po pagkatapos maglinis po, ma'am. Pangbili ng palami. Kuripot. Barberong di nagustuhan ang trabaho, pinatay ng customer. Ang tradisyonal na biro nauwi sa isang trahedya. Bigla na lang siya pinagtatataga. Yan, nadapa na lang siya dyan. Saka pinagtatataga yung ulat sa kalihig. Mga 10 ano siguro yung taga sa kanya. Kaya hindi na siya nabuhay. Well, hindi matumbasan. Iyak kabuhis ang balak mo. Nang wala siyang kasalanan sa kanya. Peking bleed sa payatas, mas mura nga. Pero may kakaibang epekto. Imbis na pumuti ang kulay ng damit, ang balat sa kamay niya ang nagbago. Oh, nasubukan mo yun. Kaso nagkasugat-sugat ho yung kamay ko, nagkapaltos, namumula, may sakit ng mahapde. Ito ang takbuhan ng mamayang nasa katwiran. Tutok, Tulfo. Sermon ang madalas sa buti ni Abon sa masungit raw niyang tiyahin. Kapag kinulang ang inaabot na kita sa pasada, lagi raw siyang may sukling mura. Alkansya ng pasensya ni Abon, tila umapaw na. Sa lihim na pagpapatahimik sa tiyahin, lusot na sana. Pero lumitaw ang ebidensya. Nitong 3 Disyembre, pinulabog ng mga sigaw ang Nayong Lourdes Subdivision, Barangay Maharlika sa San Jose del Monte, Bulacan. Mula sa 19 na taong gulang na si Abondio Saldino o mas kilala bilang Abon. Ayon sa mga responding kapitbahay, isang insidente umano nang nakawan ang naganap sa tahanan ng biktima. Bandang alas 6, narinig na kami ng sigaw. Una, hindi namin pinansin dahil nga kala namin kung may sumigaw lang na kuhan eh. Sumigaw siya ulit. Yun na, doon ko na humihingi ng tulong. Tapos yun na, dumating na yung mga barangay, tanod, maya-maya yung polis. Hindi mabuksan ng polis yung pintuan dahil nga, yun, ginibanit yung main door. Habang 47 taong gulang niyang tiyahe na si Conchita Barotag, natagpo ang wala ng buhay sa kwarto nito. Yung tita niya, dahil nga ang inaano namin, baka nga buhay pa o maghihingalo pa lang. Inaano namin siya, tinignan namin. Wala na, wala. Agad naman ang naging pag-responde ng mga polis. Ang report sa amin, tanog ng barangay ng Maharlika, may pinasok daw bahay dun sa barangay nila sa Nayong Lourdes at yung may-ari pinatay. Pagdating sa bahay ng biktima, tinalaga ng pamangkin at doon sinalaysay ni Abon ang pangyayari. Aniya, pinasok sila ng 3 kalalakihan. Hindi niya raw po alam kung ano yung nakuhang mga kung may pera, pero ang alam niya nakuha yung rado at pinseng, mga cellphone, at hinahanap daw yung titulo di umano. At ang mga nanloob, nanginain pa. Pero may napansin raw ang mga nag-imbestiga. Sabi ko, kumain dyan eh, kung pinaghandahan ko sila ng pagkain. Hindi po, sila ang kumuha, nakahiga na ako rito nung kumain sila. Imbestigahan ko yung lamesa, parang kumpleto, parang ginawa lang talaga na inilagay. Yung 5 pinggan at nilagyan niya ng konting kanin, kutsara, tinidor, hindi naman nagamit. Pinahirapan pa raw si Abon at pinainom ng sabon at tubig ng baterya na naging sanhi upang mahimatay siya. Nang magkamalay, hinanap raw ang tiyahin at nakitang nakahiga ito.
Nang lapitan, doon niya na lamang patay na pala ang tiyahin. Nung matauhan siya, tahimik na, tinignan niya yung tiyahin niya sa kwarto, pinatong niya raw yung kamay niya sa tiyan. Kung humihinga, sabi niya, sa sarili niya, hindi na patay na si ang tiyahin niya, iiyak siya. Tumakas raw sa gilid ng bahay ang mga bandido. Pero ang katakataka, wala man lang raw itong iniwang bakas. Sabi ko, saan nagdaan? Paano saan lumabas? Sabi niya. Yan po, sa pader, umakyat doon sa gilid. Tinignan namin yung gilid, walang daanan kasi mga 7 na patong na hollow block at makapal yung gumamela. Walang trace na pinagdaanan kasi kung dumaan doon, may magagasa kahit papano. Tatlo silang dumaan eh. May mga naiwang marka sa katawan ni Abon at dulot raw na pananakit ng mga magnanakaw. Sa mas malalim pang pag-ungkap ng mga police, ibang larawan ang nabubuo nila. Sabi niya, tinatakot-takot din siya bago siya mawala ng malay. Pinaganong-ganon daw siya ng kutsilyo. Pero napansin ko dito sa may leg niya, parang may kalmot siya. Sabi ko, siguro nag-aaway kayo ng tiyahin mo. Dahil hindi nabiyayaan ng anak sa mga pamangkin na lamang, inilaan ni Conchita Barotag ang kanyang oras at pagmamahal. Alamin ko siya mabait, mahalan, kalalahanin. Kasi kapag na po may pera, binibigyan dito kami. Tapos lahat ng kailangan namin binibigyan dito sa amin. Ayon sa kapatid ni Conchita, habang nasa Maguindanao raw ang ina ni Abon na kanilang pinsan, kinupkop raw ni Conchita si Abon nung edad 15 taong gulang pa lamang upang pag-aralin at bigyan ng trabaho. Yung bata, pinaaral hanggang natapos siya ng driving mechanic. Tapos, kinuhaan rin ang lisensya ng aking kapatid. So, meron silang sasakyan. Siya ang nagda-drive. Si Abon rin ang naging tagamaneho ng pampaserong jeep ni Conchita. Ngunit hindi raw naging patag ang takbo ng samahan ng magtiyahin. Pagka di pa akong makabuo ng boundary, pinapagalitan. Sabi po sa akin, ipauwi na kita sa inyo. Huwag ka na magdadrive dito. Inimbitahan ng pulis si Abon sa presinto at ikinagulat nila ang mga sumunod na pahayag nito. On the way dun sa headquarters para maikosto din na muna namin siya. Umamin na siya, sir. Aamin na ako talaga. Bandang tanghali ng araw na yon, nangyari ang krimen. Nagkaroon na muna sila ng sagutan ng kanyang tiyak, Conchi. Mga alas 11 po, ma'am. Pinahiram po kasi ako ng pera, ma'am, para ipadala sa Mindanao po. Hindi pa ako pinahiram. Pinalo po, ma'am, ako ng walis sa likod. Minura-mura po, ma'am. Parang ano po, ma'am, lumilim po yung paningin ko, ma'am. Pero nang tinahapunan, mainit pa rin ang sitwasyon. Dito na lumabas ang nagpahayag na isa ring biktima. Mismo na palang may sala. Ikinagulat pa umano niya ang kanyang nagawa sa tiyahin. Dahilan upang subukang itago ang krimeng nagawa. Gawa-gawa ko na lang po yun, ma'am. Kinuha ko yung mga cellphone, pati yung relos po, ma'am. Kinulog ko yung relos sa bowl po, ma'am, sa may banyo. Tapos sing-sing. Yung cellphone naman po, ma'am, isa lang yung hinulog ko sa ano bowl po, ma'am. Yung dalawa, sa ano po, ma'am, sa likod, sa may maliit na butas doon po, ma'am, nilagay. Tapos tinapon na po. Pangatlo sa 8 magkakapatid si Abon, ang breadwinner ng pamilya sa Maguindanao. Hila lang po yung nanay ko, ma'am. Ako lang po yung inaasahan. Kasi po, ma'am, sa probinsya po, araw-araw po ako, ma'am, bumibili ng bigas. Kaya po, ma'am, pagka naisip ko na ano, wala akong ipadala, ma'am, parang problema daw ako. Maging sa maliit niyang pangangailangan, hinihigpitan daw siya ng ina-inahan niya. Hindi po ako binibigyan, ma'am, pagka ano, humira, ma'am, humingi. Kahit 5 lang po, pagkatapos maglinis po, ma'am, pangbili ng palami. Parang ano po, ma'am, kuripot. Sa kabila nito, pinili pa rin niyang aminin ang totoong nangyari dahil na rin sa pag-uusig ng kanyang konsensya. Uminom pa ako nung ano, pandagdag sa bakterya tapos kalahating na ano, powder po, ma'am. Pero hindi po, ma'am, natuluyan. So, bakit uminom? Para ano rin po, ma'am, mamatay na po. Ayon sa isang psychologist, posible ang kinimkim na sama ng loob ni Abon sa tiyahin ang nag-udyok upang gantihan ito. Kinimkim na tampo. Kinimkim na siguro yung feelings of rejection. Baka wala man lamang na
confirmation yung tita niya na, ako, sipag-sipag naman ang pamangkin ko. O, thank you dun sa ginawa mo. Kung wala yun, kahit ka lang ng kahit, kahit ng kahit. Tapos, ano, iniipit ka pa or walang pakialam sa'yo, kuminsan talaga sumasablay ang tao. Kasama na rin dito ang hating isipan sa tuwing inaalala ang naiwang pamilya sa kanilang probinsya. Yung sense of self, yung strength na nakukuha natin sa araw-araw na nakikita natin yung pagmamahal ng parents natin, eh yun nasa tita niya na baka hindi niya nakukuha yun, eh talagang nakaka-aggravate yun. Parang wala na siyang kakampi, overwork, eh pwede talagang bumili ang tao pag ganyan. Ngunit sa kabila nito, nakaharap pa rin sa kasong murder si Apolyo Abon Saldino. Naipail na namin nung Lunes pa yung murder case laban sa kanya. Eh, alam mo na, yung murder case, wala na tayong death penalty. Life sentence ang pinaka... Sa akin, nangyari na yan. Tanggapin natin yan ang way na siguro pagkuha ng Panginoon sa kanya. Kahit nagalit ako sa kanya, hindi ko na rin nagawang ano pa. Basta nakarinig lang siya ng salita sa akin kay ginawa mo ito. I'm very sorry talaga, mag-suffer ka. Sa ngayon ay dinala na sa Bulacan Provincial Jail si Abon. Sa nangyaring krimen, posibleng tuluyan ng malayo si Abon sa pamilya. Handa ko naman po magpagbayaran yung kasalanan ko. Hindi ko naman po ginusto na ganito nangyari sa akin. Tutukan, barberong di nagustuhan ang trabaho, patay sa customer. Yung mga standby daw doon na nagsasabi na ano, na uka-uka daw yung gupit niya.